Ngayon nga kapatid ay papalapit na nga ng papalapit itong MSC 2024 na kung saan sobrang tindi na nga ng paghahanda ng bawat koponen dito nga sa MSC. Carl TC pinapractice na itong Lancelot na posible nga niyang gamitin dito nga yan sa MSC 2024, lalo na't bumalik na nga itong assassin meta dito nga yan sa MLBB. Echo PH may panibagong ipapakita, mage na gold laner, ginagamay na rin netong ang ni Benny Cutie. Ano pa nga ba yung ating abangan sa koponen ng Echo PH ngayong MSC 2024? Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Ngayon nga kapatid ay finally makapanood na naman tayo ng mga nagiinit na laban dito nga sa MSC 2024. July 3 nga kapatid ang nakatakdang unang laban dito nga yan sa MSC 2024 kapatid, na kung saan July 3 pa lang kapatid ay may laban na nga kagad. Syempre unang magbabakbakan nga ay ang ating dating kampiyon dito nga sa MPLPH na Falcons AP Bren sa ganap na alas 4 ng hapon kapatid, kontra nga yan dito sa XYG na kinabibilangan itong nila Kiel BJ. Ang prediction ko nga rito kapatid, Falcon AP Bren nga ang manalo. Ang susunod naman na laban kapatid sa ganap na 5:30 PM ay itong laban ng Fnatic Oni, kontra nga yan dito sa team Falcons. At ang susunod na laban naman kapatid sa ganap na 7 PM ay itong koponan ng Liquid Echo, kontra nga yan dito sa Twisted Minds. Syempre ang huling laban nga para sa July 3 ay itong Evo's Glory, kontra nga yan dito sa RRQ Akira. Pagsapit naman ng July 4 kapatid, walang Pinoy na laban dito. Pero syempre ang isa rin sa ating abangan ay itong koponan ng Homeboys. Diyan nga maglalaban yan sa July 4, kontra nga yan sa Team Spirit na kinabibilangan nga nitong nila Kid Bomba. At syempre itong bakbakan din ng Si Yusun at itong ang koponan ng SRG. Bukod nga rito kapatid, sa July 5 naman magaganap na naman yung bakbakan ng ating pambato, kontra naman yan dito nga kila Kid Bomba sa ganap na 5:30 ng hapon. At syempre nandito rin ang sumunod na laban nila 8:30 PM. Maglalaban na nga itong koponan ng Liquid Echo at itong mga TP Boys ng Malaysia na Homeboys, na kung saan dito nga kapatid katakot-takot na mangyayari talaga kung sakaling matatalo ng Homeboys itong koponan ng Liquid Echo. Pero syempre mas mainam nga yan kung sakaling matalo sa group stage ang Liquid Echo kapatid, at angasan nga sila at trash talkin nga sila ng Homeboys dahil dito nga gigising itong diwa nila Carl TC na manggigil nga sa kanilang mga laban. Kaya sa tingin ko mas mainam na pumasok din talaga itong koponen ng Homeboys dito nga sa MSC 2024. Pagsapit naman ng July 6 kapatid, dito naman ay ating ang aabangan yung mga laban na kagaya nga ng SRG at itong koponen ng Fnatic Oni na kinabibilangan ni Kyrie. Huling laban nga yan sa July 6 kapatid, na kung saan gaganapin nga yan sa 8:30 ng gabi. At yan nga yung mga bakbakan na ating abangan para dito sa MSC 2024. Kaya naman sobrang laki na nga ng paghahanda ng mga pambato natin na kagaya nga ng AP Bren at itong koponan ng Echo PH. Sa katunayan pa nga nito kapatid, itong si Carl TC nga ay nag-iinsayo na gumamit ng mga assassin heroes, na kung saan sa kanilang
kanilang pagbabatak dito sa rank game kapatid. Ang gamit-gamit nga ni Carl TC ay itong Lancelot. Bukod nga rito kapatid, madalas din nating nakikita itong si Carl TC sa kanyang live stream na gumagamit nga ng mga assassin heroes na kung saan alam naman talaga natin kapatid na ngayong MSC 2024 nga ay makakapanood na nga tayo at makakakita na tayo ng mga assassin heroes na kung saan mukhang ito na talaga yung meta ngayong MSC 2024. Walang duda dahil syempre papabor nga yan dito sa Indonesia, specifically dito nga kay Kyrie, dahil dito nga malakas itong sila Kyrie, kung hindi ibabuff ni Munton itong ang hero ng mga assassins kapatid. Dito nga ay mabubokya itong inaasahan ni Munton na Onyx Indonesia na makakuha ng kampyonato dito nga sa MSC 2024. Syempre kakaibang hype nga kung sakaling magkakampyon itong Indonesia dito nga yan sa MSC 2024, dahil syempre sila nga kapatid ay pag-uusapan na more na mas mapag-uusapan nga itong Indonesia pagdating nga sa MLBB, the more na lalapit din ang engagement sa mga ito at syempre mas dadami pa nga ang mag-sponsors dito nga sa MPL Indonesia na kung saan taliwas nga yan dito sa Pinas, dahil kahit tayo nga ay nagkakampyon sa mga nakalipas na international tournament ng MLBB at malalaki pa nga yan kapatid, dalawang major sponsors na lang ang natira dito sa MPLPH. Kumbaga pagdating nga sa sponsors, palugi nga itong MPLPH, at yung mga sponsors nga ngayon dito sa MPLPH ay pumasok na lang dito sa mga kuponan. Sa mismong kuponan na nga sila nag-i-sponsors at hindi na nga sa MPLPH, dahil syempre hindi nga ganun pinag-uusapan ang MPLPH ngayon, hindi kagaya noon na punong-puno nga ng pag-hype itong MPLPH. Noon kasi kapatid, uso yung mga pag-hype nga yung mga trash token at taunting ng mga pro player, pero inside the game lang yon, outside of the game bati-bati nga at magkakaibigan ang mga ito. Ganyan na ganyan nga yung gusto ni Boss Dogs para dito sa MPLPH. Nung nakaraan nga sinabi rin ni Boss Dogs sa kanyang live stream kapatid na kung saan namimiss niya nga yung dating MLBB o yung dating MPL, dahil lahat nga ng sinasuggest niya dito kay Munton ay sinusunod lamang ni Munton ang bagay na yon. Dahilan kung bakit itong larong ML nga ay sumikat talaga dito nga sa Pinas. Kumbaga, yung mga naiisip nga ni Doggy na mas magpapahip nga sa larong ML ay tinutupad nga ni Munton, at ayun, nagresulta naman ito ng maganda. Ngayon kasi, kahit nga itong si Boss Dogs may kontrata dito nga sa Riot Games para ipromote nga itong Wild Rift, ay wala rin namang ginagawa di umano itong Riot Games para sa Wild Rift na mga tournament, abay hindi rin ma-hype ang larong yan. Lalo na sobrang hirap nga tibagin ng larong MLBB dito sa Pinas. Kahit nga itong HOK kapatid ay na-hype lamang sa unang release nito, pero ngayon ay hindi na nga masyado ito na pag-uusapan. Kumbaga, baliwala yung pag-hype kung wala rin gagawin yung mga developer ng mga larong yan dito sa Pinas. Ganyan nga pinapoint out ni Boss Dogs ang kanyang sinabi sa kanyang live stream. Kaya naman, umuunti na rin yung sponsors dito nga sa MPLPH. Kaya hindi mo rin naman masisisi itong si Munton na yung mga patch nga ngayon ay papabor dito nga sa Indonesia para sa MSC 2024. Kapansin-pansin na nga yan kapatid, dahil bago nga yung mga major tournament ng MLBB ay nagkakaroon ng panibagong patch, eh wala, malakas at magaling nga mag-adjust ang mga Pinoy. Kahit anong adjustment ni Munton, Pinas pa rin talaga ang nagkakampyon. Kaya ngayon
asahan nga natin dito sa MSC kapatid, lalong-lalo na nga itong si Carl TC. Nagagamit na nga yan ng mga assassin heroes na kung saan mas gamay na gamay nga ni Carl TC itong assassins kaysa dito sa mga tank jungler. Dahil dyan nga natin nakilala itong si Carl TC. Hindi naman tatawaging Carl Tusok yan nang wala lang, di ba? At si Carl TC rin yung kauna-unahang nakapag-savage nga dito sa world tournament ng MLBB na nagawa niya nga dito sa M2 ng paggamit niya ng Lancelot. Walang duda, ang Lancelot nga kapatid ang napiling hero nga ng Bren Esports matapos nga nilang makapagkampyon sa world tournament ng MLBB. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat!